Hello, yan. Magandang hapon sa ating Gemini. Yan. Saan man po kayo naroon, lugar sa mundo. Magandang umaga, tanghali, hapon. Alas dos na ng hapon dito sa amin, ha? Sa Europa. So, bigyan natin ang tinatawag na April, month of April reading ang ating mga Gemini. Yan ha. Ano ang kapalaran naghihintay para sa buwan ng April sa mga mahal na Gemini? Yan. Tingnan natin yung energy ha. Para sa buwan ng April. Salamat po sa inyong comments, likes, subscribes. This is a general reading. Pwedeng mag-resonate or hindi. Salamat po. Magsisimula na ang Lola. Kay bago sa aking channel, welcome po. Yan. So, meron tayong tinatawag, okay? For the month of April. New Moon in Gemini. Yan, okay? So, ano ang energy para sa ating mga mahal na Gemini? Maaring for the month of Gemini, you will be very, very busy. Ito'y merong kinalaman sa communication, okay? Communication, okay? Para magkaroon ng intindihan, yan, masolve ang problema, whatever it is, nakakaharapin ninyo sa month of April, yan. Communication is key, yan ha, ang highlights para sa ating mga mahal na Gemini sa buwan ng April. So, tingnan natin ang inyong kapalaran ha, sa buong buwan ng April. Yan, oh. Meron dito, prosperity lies ahead. New Moon in Taurus para sa ating mga mahal na Gemini. So, maaring in the month, okay, sa month ng, ano tawag dito, ng April. Yan ha, okay. Maraming mga magbubukas na magagandang, ano tawag dito, oportunidad. Yan. O kaya dito, kinakailangan ang inyong tinatawag na communication, pakikipag-usap. Yan ha. Okay. So, maring dito yung tinatawag, i-approach kayo for a new opportunity. Yan. Maring dito yung nakikita ko. For some of you, nakikita ko lang. May mga mag-a-approach sa inyo, lalapit. Yan ha. Okay. Ito may kinalaman sa, ang nakikita ko is more pagkakaperahan. Okay? So, yan, okay, sa month of April, sabi ni Universe, New Moon in Cancer, okay? So, magkakaroon ng eclipse ngayong April, kundi ako magkamali, April 3 ba or April 8, pinakamalaking, eclipse, okay? Tatakip ang buwan sa araw, yan ha? You and your loved ones are safe, yan ha? Okay, so, ibig sabihin nito, kayo'y pinangangalagaan ng ating Ama sa Langit. Yan ha? Okay. So, it's about family. Yan ha? So, nakikita naman dito, magandang relasyon, especially sa family. Yan ha? Para sa ating buwan ng April. Yan. March, April. Ano pa? Adjustment are required. Yan ha? Okay. Kung ano man ito, may kinalaman man ito sa relasyong pampamilya, relasyong pag-ibig, relasyon sa inyong hanap buhay sa mga kaibigan, kailangan lang mag-adjust. Yan ha? Okay. Adjustment are required. Maaring dito yung, let's say, sa pakikipag-usap. Yan ha? Sa pakikipaggawa. Halimbawa, may mga magkakaroon dito, let's say, halimbawa, kung magkaroon ng cancellation or pagbabago. Okay? Ay kailangan ng adjustment. Yan, mag-a-adjust tayo. Yan ha, mga mahal na Gemini. Ibig sabihin, huwag tayong magagalit. Yan ha. Adjustment lang. Hindi may iwasan, merong mga pagbabago mangyayari
sa month of April. Yan, tingnan natin ang kapalaran para sa ating mga mahal na Gemini sa month of April. Yan ha. Yan. The Eight of Hearts, okay? There is an action for the month of April. There is an action, okay? Meron ditong pagta-travel. Meron dito yung tinatawag na complete and nearly complete happiness. Yan. Yung tinatawag na kung kayo ay mga nasa networking, ibig sabihin nito, hahatak pa. Okay? Hahatak pa more ng mga tao. Yan. Para makompleto itong tinatawag na networking. Salamat po sa komensa. Salamat po. Hello po sa inyo. So, maaring dito yung ang nakikita ko dito ay halimbawa ay kasama kayo sa isang group. Yan. Halimbawa, ito ay may kinalaman sa negosyo. Kumbaga dito ay hahatak pa more. Yan ha. Yan. Para ito ay magkaroon ng tagumpay. Yan o. So, there is an action. Or yung tinatawag na marami pang mga tao ang magdadatingan. Okay? Ang nakikita ko ay more networking ha. Okay. So, kumbaga dito sa tinatawag na communication. Yan ha. So, ibig sabihin dito magtutulong-tulungan. Hindi lang kayo. Okay? Hindi lang kayo. It's more about ito ay ano eh, layo. Okay? Sandali lang ha. It's more ano ito. Sandali ha. Pisces, yan. Pisces, Virgo. Yan ha. Okay. So, kumbaga dito ay mga manghihikayat pa more. Yan ha. Manghihikayat pa more. Yan. So, may communication is a key. Yan. Para makahikayat. Yan ha. So, ito ay nakikita ko dito is more about networking. Yan ha. Halimbawa ay magjo-join sa isang malaking may kinalaman ito sa produkto. Something like that ha. Kaysa selling. Yan ha. So, ibig sabihin nito, pagdami ng mga tao, magjo-join. Yan ha. Siguro ito may kinalaman sa health. Yan ha. Okay. Kumbaga ito ang nakikita ko ay products. Okay. Maari ito may kinalaman halimbawa sa health para makatulong. Yan. So, kumbaga yung ibig ko sabihin, ang nakikita ko dito ay yung tinatawag panghihikayat. Okay. Panghihikayat ng mga magpo-promote, okay, yung tinatawag magpapakilala. Maari ito'y bagong products, okay? Maaring ito yung tinatawag na tried and tested na. Yan, kailangan lang ng tinatawag ng mga tao para sila ito ang mag-promote. Yan ha, kumbaga, ano, it's more about yung tinatawag promotion, panghihikayat, communication, kaya lumabas dito. For the month of April, kung kayo man ay nasa selling, tinatawag na business, selling business. Yan ha? Okay. So, ano pa? Okay. Meron tayong tinatawag dito na 10 of diamonds. Okay, yan. So, it's about your achievements. For some of you, magkakaroon ng tagumpay. Magkakaroon ng tinatawag na gains. Okay, yan o. Oh. Dito po ha. Yan. Yan o. Oh. Magkakaroon ng gains, abundance, okay? Yan. Sa tinatawag na 10 of diamonds. It's about money. Money ito, ha? Okay, yan. Ibig sabihin ito yung tinatawag, magkakaroon ng, let's say, changes, okay, sa pamemera. Ang nakikita ko yung more money. Money coming. Yan, ha? Okay. Maaring ito yung wages. More wages, okay? Ano pa? Maaring dito, kung ano man ito, ha? Dahil ito yung tinatawag na Eight of Hearts. Yan, ha? Okay. So, sa Eight of Hearts, it's more about more action. Okay? So, kumbaga dito, tinatawag, mag-ano ito, yung tinatawag na darating na mga pera. Dadaming mga pera, ha? Okay. O, yan, ha? May action dito. So, ibig sabihin nito, maraming tao. Hindi ko alam, baka kayo ay nasa isang, ano ba yung set... networking, parang networking, okay? Oo. So, kumbaga dito, yung marami ang selling, okay? Yung sell, mga pera, okay? Mapapagbilhan, yan ha? So, for the month of April, very abundance, prosperous. Prosperous month, especially kung kayo ay naroon sa tinatawag na networking. Yung tinatawag maraming mga tao. Yan ha? Okay. Kaya dito, ibig sabihin, you will be very, very busy.
Yan, sa month ng April. Yan, nakita nyo, communication is key. Yan ha, para magkaroon ng unawaan, understanding, yan. O pagkakasundo-sundo, yan. So, ibig sabihin niyan, very, very busy, napakaraming tao yan ha. At dito nakikita, maraming pera. Yan ha, ang magagawa. Kaya nakalagay, prosperity lies ahead. Yan, oh. Sa tinatawag na Four of Hearts. Yan, ha? Ano ibig sabihin nito? Magkakaroon dito ng trabaho. More trabaho. Yan, ha? Katuparan. Yan, ha? Kung ito mga wishes ninyo, this is a Four of Hearts. It's about your, what you want, your desires. Okay? So, magkakaroon dito, whatever, kung ito mga pinagdadasal nyo, mga wishes ninyo, magkakaroon dito ng action. Yan. Magkakaroon dito ng katuparan. Okay? Oo. Yan. Dito, Alicia, ha? Yan. So, sandali, titingnan natin aring iba, ha? Tinatawag na Ace of ano gayto? Spades. Spades ang tawag dito, ha? So, ano ibig sabihin nitong Ace of Spades na ito? It's about partnership. Maraming pa-partner sa inyo, okay? Kung kayo man ay halimbawa nasa social network, ang nakikita ko yung social network, or maaring ito yung tinatawag na produkto ninyo, okay? Maaring dito yung tinatawag maraming mga ako contact sa inyo. Yan, ibig sabihin mga interesado. Yan ha, new ideas. Ito, nakalagay dito, new ideas. Yan ha, okay. So may kinalaman ito sa tinatawag na partnering, contacts, communication. Yan ha, okay. Commitments. Yan ha. Sandali. Oh, dito rin dito, pwede rin ito dito ha. Yan oh. Ibig sabihin nito, maaaring yung mga loved ones ninyo from the past na aalaala kayo. Yan, co-connect sila. Yan, no? Yan, no? Magkakaroon dito ng tinatawag na maaari ito, family bonding. Yan, ha? Family unity. Yan, kasi kasayahan. Magkakaroon ng kasayahan sa month of April. Okay? So, maaaring ito yung tinatawag mga loved ones. Yan, magdadatingan or mga friends. Yan ha, magkakaroon dito ng tinatawag na gatherings. Yan ha, celebration. Yan. So, kung kaya dito, kaya sinabing Ace of Spades, paghahanda, preparation. Okay? Oo. So, for the month of April, okay? So, narito yung tinatawag na Nine of Clubs. Yan ha? So, what about this Nine of Clubs? Merong mga tinatawag na magkakaroon sila ng... ang nakikita ko dito is more... may mga lalapit sa inyo, okay? Mga lalapit sa inyo, interested sa inyo. So, it's more about communication. Dito ha, yan. Okay, oh. Yan. So, maaari ito yung tinatawag new clients. Yan ha, dito. Yan ha, okay. So, maaari ito yung tinatawag mga employer o mga company na interested. Maaring kayo eh, naglagay. Ano, ini-advertise ninyo online. Maaari ini-advertise nyo online yung inyong CV. Yan ha. It's about yourself eh, dito ha. So there is a trouble, there is a possible na trouble sa month of April, ha? Okay. So ito yung tinatawag, maaring for some of you, magbabalik sa school, yan, for upgrading, yan. Pero nakikita ko dito is more about yung tinatawag, halimbawa yung mga employers, yan ha, okay. Mga, let's say, mga taong interested sa inyo, yan ha, okay. Maari din ito, it's about interview. Makakaroon ng success sa interview for the month of April. Yan ha, kumbaga dito yung nakita. Nakita yung inyong tinatawag. Maaring nag-publish kayo ng CV ninyo online. Yun ha, yun ang nakikita ko. Maaring dito, kaya dito may action. May action dito, may travel. Kasi ang nakikita ko is more, maaring kayo ay nag-submit kaysa online, nag-Google kayo. Okay, since high-tech na tayo ngayon, pwede hindi ka na pumunta sa mga, ano tawag dito, agency, di ba?
So it's more about ito, connection, yung tinatawag na connection. Ko-connect sila sa inyo, okay? For the month of April. Kaya dito, oh, kita nyo, malakas yung tinatawag communication. Yan ha, okay? So ito'y magdadatingan, a-approach. Yan ha, interested. Ibig sabihin, very interested sa inyo. Ito yung may kinalaman sa inyong skills, okay? Sa inyong talent, sa inyong intelligence. Yan ha, okay? Sandali. For the month of April. So meron tayo dito tinatawag ha. Okay. The eight of ano ito, spades. So yan oh. Yan ay may lumabas pang isa. Oh, the king. Yan ha. The king of hearts. Yan. Ibig sabihin nitong the king of hearts na ito is a emotions. Yan. Ibig sabihin nito ay ipaalam kung ano itong nasa sa loobin niya. Okay? Ito'y lalaki. Okay? So, itong lalaking ito, itim ang buhok niya. Okay? So, maaring ito yung tinatawag na, sandali lang ha. Okay? Baka ito'y loved ones. Okay? Yan. Dahil magkakaroon dito ng tinatawag preparation plans. Maaring ito'y yung tinatawag na long lost family o kaya yung karelasyon ninyo o kaibigan, okay? Long lost friends or maaring ito yung tinatawag na sandali. Very close eh. Ibig sabihin ay kumbaga best friend forever. Something like that. Baka ito yung mga kaklasmate from the past. Dito ha, dito. Yan. Ito'y dadating. Yan ha, dadating ito. Yan. So, kumbaga dito ay yung tinatawag na happiness for the month of April. Maaring ito yung mga kaibigan nyo from the past. Yan ha. Dahil nakikita dito na ito'y nakasama na ninyo. Itong taong ito, nakasama na ninyo ito. Baka ito yung mga classmates. Ano, hindi ko alam. Okay? Or maaring ito yung mga kilala ninyo. Basta ito yung kusino man ito ha. Pero since ito yung pwede din dito, yan ha. Yan. So, pwede rin naman ito dahil itong tinatawag na Eight of Swords is a more about communication. Okay? So, dito siya uli. Yan ha? Dito siya. Pusin naman ito. Maaring ito'y employer. Yan ha? Maaring ito'y employer. Tapos, makakausap kayo. Kasi kumbaga dito'y very intellectual ang tao na ito. Okay? Oo. Ito yung taong very educated. May kapangyarihan itong tao na ito. Okay? Kumbaga dito yung itim ang buhok niya. Ito yung tinatawag na maaring 30, 40, pataas ang edad nito. Ha? Okay. So, dito makikita communication sa buwan ng April. Yan ha? Kumbaga dito, oh, yung tinatawag na i-analyze yung inyong talino. Yung tinatawag na i-assess yung kanyang knowledge, yung kanyang, sa kanyang mga pagsagot. Yan ha? Dahil dito, oh, highlights yung communication sa buwan ng April. Yan. Kung kaya itong taong ito, i-assess yan, yung kanyang tinatawag na brain, yung kanyang talino, yung intelligence niya, i-analyze. Yan ha? Maaari ito yung interviewer. Okay? Maari ito yung tinatawag na agency, okay? Na siya ang kukuha ng employer. Or ito na mismo yung employer na makakaharap ninyo. Yan, okay? So dito magkakaroon ng adjustment. Yan ha? Okay. Maaring dito yung tinatawag na halimbawa sabi sa iyo ay pwede ka bang magtrabaho sa halimbawa sa mga alanganing oras, something like that. Ano, kailangan dito na adjustment. Yan ha? So, kumbaga dito, yan, nakikita dito, ha? Ito'y makakausap, okay? For the month of April, yan. Okay? So, maaari din naman ito yung tinatawag kaya adjustment. May mga uuwi, yan. Halimbawa dito sa tinatawag na you and your loved ones, yan, are safe. Dahil meron ditong gatherings, okay? Meron ditong planning, preparation. So, kumbaga dito, yung tinatawag na nag-gather sila, okay?
Kumbaga dito, maaring merong adjustment na gagawin para present lahat. Okay? Maaring yung iba hindi agad makakarating. Maaring ito yung tinatawag, oh, sa April, makikita-kita. Kumbaga, pag-uusapan yan. Maaring dito, may mga busy yung iba. Kailangan ng adjustment. Yan, halimbawa, hindi kami makakarating. I-adjust, something like that para lahat makarating. Yan, ha? Maaring ito'y tatay. Yan, ha? Dahil napakalak, yan, oh, very mataas ang highlight ng communication dito sa 8 of Spades. Okay? It's more about communication. Yan ha? Okay? So, maaari din naman ito, it's about your business, di ba sabi ko kanina? Okay? Yan. So, maaaring ito yung tinatawag na boss. Okay? Kumbaga dito, nandito yung tinatawag group of people. Yan. Kasama ka na dito. Ibig sabihin niyan, in the month of April, highlight, mataas yung tinatawag na communication. Okay? Magiging busy kayo. So, it's more about outside. More outside. Kahit itong tinatawag na family gatherings, ito'y more outside. Ibig sabihin nito, sa labas ito gaganapin. Ha? So, ano pa? Ayan, oh. Kita ninyo, oh. Maganda, ah. Punong-puno ng happiness. Yan, joy. Yan, oh. Yung inyong month of April, punong-puno ng happiness, ng joy, ng pera, okay, ideas, yan. At saka yung tinatawag na people, yan. Kumbaga dito, very busy kayo for the month of April, hindi lang family, pat sa people pati, yan ha. Let's say, ito sa negosyo ninyo, okay, yan. Maaring ito yung tinatawag na organization, diba, group, friends, kasama na din dyan ang friends. Yan ha? Okay. So, maaaring dito yung tinatawag, makikita-kita yung mga matatagal nang hindi nakikita-kita mga magkakaibigan. Yan ha? Okay. O kaya maaaring ito'y alumni sa school, di ba? Maaaring ito yung school alumni. Yan. Ano pa? Okay. Maaaring ito yung party sa company. Let's say, tayo ay halimbawa ang company is halimbawa anniversary ng company. Oh, 20 years na tayo sa kumpanya. Ko kaya dito very very busy, okay? So makikita rin dito yung tinatawag na bagong mga taong makikilala. Okay? For the month of April. So meron tayo dito ang tinatawag the 7 of Spades, okay? Ayan. So, ano ito? Relationship sa mga friends. Okay? Relationship. Friends man ito, mga tao, communities. Yan, magiging very, very busy for the month of April. Maaring ito is more ang kasayahan. Okay? Gatherings. Yan, no? Yan, ha? Okay. So, maaring, yan, no? Ito yung tinatawag na relationship sa mga friends. Okay? Sa communities. Yan, magiging very, very busy kayo. Maaring ito yung tinatawag na charity, community, ano ga ito? Halimbawa, gagawa kayo something, yan, para sa community. You will be invited, yan ha. So, maaaring dito, you will be invited for a talk, okay? For a speak, yan, yung tinatawag na motivation na something like that, okay? Maaring dito yung tinatawag na namomotivate yung mga tao sa inyong isinishare, okay? So, maaring ito dahil very, very busy, ano, ang nakikita ko dito ay siguro kayo ay nasa social media, okay? It's more about social media. Ito ha, okay? Maaring kayo ay vlogger o yung tinatawag na influencer sa social media. Kasi nakikita dito yung tinatawag na interaction. Maraming tao. Marami ditong tao may nagkaka-interest pa sa inyo. Ibig sabihin nito, i-approach kayo. Kaya maaring dito yung tinatawag na makikipag teamwork. O kaya yung tinatawag na mag-ano siya. Ano tawag dito? Halimbawa, isasama siya sa vlog mo. Something like that. Ha? Kumbaga dito, very interested. Yan, no? Lumabas itong tao na to. Ha? Okay? Maari ito'y maraming tao. Okay? Dahil ito'y eight of spades. Ibig sabihin ito, usapan talagang taltalan. So, it's
Baka kayo nasa social media, okay? For some of you maaari, ano? Or maaaring for some of you, yung mga halimbawa hindi social media, pero kumbaga dito nakikita yung tinatawag interaction, very, very busy for the month of April, interaction sa mga tao, okay? Kahit hindi ito mga kilala, ibig sabihin ito, new connection, new relationship, mga bagong tao na papasok sa buhay ninyo. May kinalaman man ito sa pamimera, may kinalaman man ito sa pamili. Dahil meron din dito ang tinatawag na preparation, paghahanda, pagpaplano. At meron din dito ang tinatawag na aalis, travel. Maaring ito yung tinatawag business travel, okay? Dahil kasi dito, yan ha, okay? Sa tinatawag na Eight of Hearts, it's more about traveling. Yan ha, na may kinalaman ito sa kanilang business. Yan ha, so kaya dito communication is key. So very, very busy for the month of April. Yan ha. So titingnan natin yung ibang card. Sandali ha, alisin ko lang kare. Sandali, naggagamit ako ng ibang card. Tingnan naman natin yung inyong love life. Sandali lang. For the month of April. Para sa mga Gemini. Sign ng Gemini. Yan, children. Oh, yan ha. Okay. For the month of April, ibig sabihin nito about children. Yan ha. Mari dito yung children party. More time. More time for your children. Okay? Activities sa mga bata. Okay? Your love life is being affected by children. Yan ha. Oo. Yan, maaring dito nakukuha nila your attention, okay? Maaring dito yung tinatawag na, syempre, baka ito yung mga batang maliliit pa, ano? Yan. Kumbaga dito, wala na kayong time sa inyong kapartner. Yan, ha? Okay. Kumbaga dito, kinukuha na ng mga bata yung attention mo, more of your attention. Yan, ha? So, siguro kaya lumabas yung tinatawag na adjustment dito, ha? Yan, sandali, nakita dito. Nung kanina, di ba? Yan. Siguro kailangan lang yung tinatawag adjustment, ha? Yan. Para magkaroon ka ng tinatawag na time para sa iyong spouses. Kumbaga dito ay maaari ito yung marami kayong anak, okay? Marami mga pangangailangan for the month of April. Yan, ha? So, it's full of activities. Yan, ha? Kumbaga dito ay maaaring wala na kayong time para makapag-date mag-asawa. Okay? Mm-mm. So, dito tingnan natin, ha? Nasaan ga yung card ko? Are. New love. May mga a new person has stirred your romantic feelings. Yan. Mga bagong manliligaw, attraction, okay? Kung kayo yung mga singles, yan, may mga darating na bagong pag-ibig sa inyong buhay, okay? Maaring dito, kaya dito, baka hindi nyo ma-entertain yung inyong mga manliligaw, maaring kayo may gusto rin. Hindi ma-entertain, mahusay, sapagkat dito, naiilang kayo dahil maaring ito ay may mga anak kayo, okay? Kumbaga dito, nakita yung mga bata. Your love life is being affected by children. Yan ha? Siguro sabi sa inyo, date tayo. Naku, AR naman mga anak ko. Paano ka tayo magde-date nito? AR mga anak ko, kagugulo. Okay, maaari ito mga ito. Pagkahalimbawa naalis kayo, nag-iiyakan. Maaari ito maliliit, okay? Dahil meron dito new love. So, maaaring kayo ay yung tinatawag na single parent with children. Yan ha, kaya dito kailangan ng adjustment. Siguro kailangan, nanay, ate, pwede kang ikaw muna mag-intindi sa mga anak ko para naman ako may time para sa sarili ko. Gusto ko rin naman lumigaya. Something like that, ha? Okay. So, kaya nga dito nakalagay,
Communication is key. Yan ha, maaari pwede sabihin mo sa mga anak mo, pwede kang kayo muna ay mag-behave. Yan, okay? Oo. At si nanay laang ay meron laang akong dalaw. Yan ha, okay. Ibig sabihin niyan. O kaya naman, yung mga anak mo, baka kaya dito eh, attention getter sila. Yan. Ibig sabihin, gusto rin nilang makilala yung kung sino man itong new love na darating sa buhay niyo, okay? O maari naman ito sinasabi din na new love, okay? Pero it's more about ano eh, new person has stirred your romantic feelings. Yan ha? Kumbaga dito, in love kayo, okay? Yan. For the month of April. Yan. Meron ditong deception, okay? Ano itong deception na ito, okay? So, nakalagay din eh, someone is wearing a false self mask in this relationship. Yan ha. So, kahalimbawa, papasok kayo sa isang relationship. Yan. Ibig sabihin nito, yung tinatawag, pakakilanlaning maigi itong makakasama dahil lalo't pagka ikinasal na kayo, ay hindi, forever na ito, di ba? Oh, kailan mo pa siya makikilala? So, ibig sabihin, huwag kang magmadali. Kinalanin mo siyang maigi. Baka ito yung may tinatawag na double life. Meron siyang double life, di ba? Okay? Kumbaga dito, eh, maaaring hindi niya sinasabi yung tunay niyang pagkatao. Okay? Maaaring dito, may mga anak siya, di ba? So, maaaring dito, yung tinatawag, kaya dito, oh, yan ha? Yan, children. Yan, your love life is being affected by children. Maaari ito, hindi niya sinasabing may anak siya, di ba? Maaring ang pakilala niya is siya is single. Yan, okay? Then, maaring ito naman ni sabi eh, wala akong asawa, binatang-binata ako, or dalagang-dalaga ako. Pero kumbaga dito, wala siyang, hindi niya, itinatago niya yung kanya mga sikreto, okay? Ayaw, maaaring kaya siguro tinatago niya, nag-aalaala siya na maiwan siya, something. So, ibig sabihin kayo, nangangkilalanin din, ha? Okay? So, tingnan pa natin. Express your love. Ibig sabihin nito, baka kayo ay masyadong tinatawag na busy sa month of April, yan. Huwag niyo kalimutan, may mangko kayo'y nasa isang partner, okay? Yan. Ibig sabihin nito, huwag niyo kalilimutan din na may mga kapartner din kayo. Maaring dito, naghahanap din sila ng lambing, okay? So, for the month of April, go ahead and make the romantic gesture. Yan ha. Baka naman sila'y nananawa na sila na lang lagi ang nalapit sa inyo. Samantalang, maaring kayo hinihintay na kayo naman ang yung tinatawag na magbigay ng signal, di ba? Okay? Oo. Maaring dito baka kaya hindi na iyan no. Baka kaya nang lalamig dahil isa sobrang dami ng mga anak, di ba? Baka dito yung mga anak, yung time ninyo, yung ibig sabihin maraming time ninyo nakukuha ng mga bata, yung attention, yan ha. So, huwag niyong kalimutan, i-express yung inyong tinatawag na pag-ibig sapagkat meron ditong mga, yaan, yung mga kapartner na naghahanap din naman ng inyong kalinga. Yaan ha? Okay, so titingnan naman natin ng iba. Alis tayo din. Ayan, nahulog na. Sandali. Sandali lang. So, kapalaran ng Gemini. Para sa month of April. Ano ang kapalaran ng Gemini para sa month of April? Masyado kayong porsa ang nakikita ko sa inyo ha. Yan. You are very focused. Yan, very, very focused kayo sa inyong sarili. Yan ha, okay? So, nakikita ko dito yung mga Gemini is very, maaari ito yung nagme-meditate or yoga. It's more about sarili nila. Yan ha, okay? Maaari dito yung tinatawag na pinoprotektahan mo yung sarili mo. Maaari dito yung tinatawag na ayaw mong masaktan, di ba? Maaari kayo may mga past relationship na masyadong traumatic. Kung kaya dito nakikita, oh, very protect,
very protective kayo sa inyong emosyon, okay? Kumbaga dito yung tinatawag na ina-alienate nyo ang sarili ninyo, okay? So, tingnan lang natin ang kapalaran ng Gemini for the month of April. Ayan, no? Kita nyo, sandali ha? O, yan, no? Diba ito? Ayan, no? Yan, no? Kita nyo, oh. Kayo yan, oh, Gemini. Yan, hindi ko alam ha, bakit. Ibig sabihin nito, yung iba sa inyo, lalong nagpapakadalubhasa. It's about yung tinatawag, teka muna, oh yan, oh, maaring ito yung tinatawag na dinadagdagan pa niya, lalo yung kanyang learning, yung kanyang knowledge. Yan, itibasa ng basa, maaring ito eh, pwedeng hindi libro, ano, maaring ito'y Google. Yan, kumbaga nakikita mo dito, very, very busy siya. Kung ano itong kanyang mga tinutuklas na ito na may kinalaman. Maari ito yung tinatawag self-development. Yan ha. Maari ito yung tinatawag na ano ba ang trend ngayon. Let's say, para pala mabawasan ng weight mo, ganito ang gagawin. Yan ang nakikita, oh. Okay. Hindi naman sila malungkot dito, oh. Mukhang nag-i-enjoy kayo, di ba? Sa mga nababasa ninyo. Yan, it's more about ano ito. Yung tinatawag na sa computer o kaya sa mobile. Yan, oh. Ninja, tapos kung ano itong nakikita ninyo, let's say, nababasa nyo, napapanood nyo, ina-apply nyo sa sarili ninyo. Ayan, oh. Kaya dito nakikita, ha? Very, very, ano kayo, sa sarili ninyo. Maaring dito, hindi naman kayo dito malungkot, eh. Very, very busy lang kayo. Yan, oh. Yan, kahit halimbawa gabi, yan o kita ninyo. For some of you, nakikita dito, meron ditong, yan yung kita nyo, yung stars, planets, interested sa astrology, yan o. May mga stars, planets, interested itong Gemini dito sa astrology, about planting, yung gardening, yan o, may bulaklak dito. Ano pa? About yung tinatawag na mystics. Yan ha? Halimbawa, ano meron yung bansa na yun? Yan, oh. Very, very busy kayo. Yan ha? Oo. Kumbaga dito yung mga tinutuklas nyo na, kumbaga dito yung very, very mystical. Gulat na gulat kayo. Kumbaga ito yung tinatawag na, marami akong nalalaman. Yan na, ini-apply naman ninyo sa sarili ninyo. Okay? Yan. O kaya dito nakikita, oh. Yan, oh. Yan, no? Naroon kayo. Yun, no? Diba? Hindi kayo naiistorbo. Kumbaga, ini-enjoy nyo yung pag-iisa ninyo. Yan, hindi ko alam kung bakit. Yan, no? Ini-enjoy nyo yung pag-iisa ninyo. Maaring dito, may gardens kayo, diba? Kumbaga, dito yung very, very private. Yan. Kumbaga, dito yung tinatawag na, ano, sa iyo yung buong araw, yan na, sa iyo yung mundo, parang ikaw lang nag-iisa dito, na ini-enjoy mo naman. It's like you're in a paradise, yan ha. Walang nakaka-disturb, di ka nakikita ng mga neighbors mo. Kahit doon ka sa garden mo, maghubad ka doon, nakahiga, nagsasunbathing. Walang makaka-disturb, kumbaga dito, ini-enjoy mo. Yan o. Yan ha. So halimbawa, nasa labas ka. Tapos pag nasa loob ka ng bahay, ganyan ang ginagawa mo. Very, very busy ka. Doon sa inyong tinatawag na mobile or laptop, yan. Google ka ng Google, siguro nanonood ka ng mga YouTube, nag-aano ka. Tapos ini-apply mo ito sa sarili mo. Yan ha? So dito nakikita din, oh. Kumbagay, iniingatan mo yung health mo. It's about your health. It's about your beauty. It's about your skin. It's about your appearance. It's about your attitude. Yan, dito. Kumbaga dito ay improving self development. Yan dito ha. So, kaya pala for some of you nakikita Yan, okay? Maaring for some of you is very forgiving. Yan kumbaga bagong tao kayo. Yan ha. Kumbaga para kayong bagong tao. It's like your you're a healer. Yan na. Kumbaga dito, for the month of April, you will be very, very busy. Kumbaga dito ay magugulat yung mga tao. Abay, ba't yan nagkagana rin si Gemini? Yan, ha? Okay. Maganda naman. Okay? So, tingnan natin. May suitors kayo. Yan, may suitors kayo. Yan, marami, may mga admirers kayo.
Yan, maaari to, nakikila nyo, nakakausap nyo social media, oh. Yan, ha. Kasi naman ito, ibig sabihin, oh, sa social media sila nag-uusap. May mga admirers, siguro nakikilala nyo sa social media. Ano, okay. Yan, oh. Usap-usap kayo. Kaya siguro tahimik ka. Yan, oh. Masyado yung time mo, spend doon sa social media. Okay? Yan, oh. So, kumbaga dito, hindi lang ito maaring, hindi lang ito sa dating. Ano, maaari ito yung dating site. Pero nakikita dito, oh, kita nyo, pati kapalaran ninyo. Yan, oh, binabasa nyo kapalaran ninyo. For some of you, oh, mga tinatawag na verdict, kapalaran, something like that. Or maaaring nag-aaral din kayo ng tinatawag na tarot reading. Yan, gusto nyo mag-aral. Ayan, oh, kaya may bag ka dito. Yan. Maaring dito yung shopping online. Nagsya-shopping online ka. Yan. So, kumbaga dito, it's about your diet kasi may pagkain doon, di ba? Yan. Maaring dito, paano hindi ako tataba? Yan, ha? Okay. Ano pa nakikita dito? Oh, kita nyo, may mga, may suso doon. Ibig sabihin na suso, yan. Ibig sabihin yan, yung mga pagkain, hindi nakakataba. Yan, ha? Oh, about yourself. Yan. So dito maaring dito nag-ano kayo, nag-google kayo. Ano yung magandang pamango ngayon? Yan. Okay, maari tayong pamango dahil bulaklak, sense, 'di ba? Ang bulaklak is a sense, 'di ba? Pag inamoy mo may mga sense sila. Yan ha. So ano pa dito? Yan. So kumbaga dito yan, no. Kita mo yung nagpatak na dahon. Ibig sabihin niyan about yung ano yung bagong labas na damit o kaya shoes. Ano ang trend ngayon? Fashion. Yan. Kaya dito merong dahon. Ibig sabihin yan, season. Ano yung bago ngayong usong moda? Yan ha. So yan o, nakikita dito. Dito o. For some of you, meron dito mangyayari. Yan. Ibig sabihin nito ay makakasagutan na kung sino man ito. Yan ha. Yan o. Maari ito'y galing sa malayong lugar, pupunta sa inyo. Kasi may presensya ng kabayo. Yan na, may presensya ng kabayo. So, ito yung tinatawag, baka ito'y well-traveled man, well-educated man, very romantic, may dala siyang rose, yung tinatawag na bulaklak. Yan, oh. Yan, oh, kita mo, oh. Yung ibon, ibig sabihin nito, information, ay... Yan ha, maaring ito yung tinatawag na nagpapalitan kayo ng information dito sa tinatawag na social media, di ba? Okay? So maaring dito, kaya ganyan ka, ibig sabihin nito, yun no, kita mo na doon ka sa gitna. Nasaan ka yun? Yan. Maaring yan dito, in love kayo. Kumbaga dito, ayaw mo madisturbo dahil may mga iniisip ka, pinaplano ka, pine-prepare ka. Okay? Yan o. Kita nyo o. Eh, kasi naman ito ha, general reading, hindi po ito personal. So, meron dito mangyayari na, let's say, proposal, di ba? O kaya yung tinatawag, kaya dito lumabas ito. Sandali ha. Nasaan bagay yung card ko? Yan o. Yung dahon na yon, ibig sabihin niyan season, four seasons. Maaring ito'y dadating. Yan ha, ibig sabihin, oh, dadating ako sa summer. Yan, kasi may presensya ng kabayo, di ba? So, ibig sabihin itong dahon na yan, it's about season. Yan ha. So, ibig sabihin nito, yung pagbabago ng panahon. Yan, maaring dito, okay lang ka ba dadating? Yan, kung kaya dito sinasabi. So, nakikita dito din i-describe ang taon na ito. Maaari ito'y well-traveled, yan, may bahay na maganda. Maganda kasi ang suot niya, di ba? At chivalry. Yan na. So, whatever this is, magkakaroon ng tinatawag na kapartner. Yan ha. Okay. So, tingnan natin. Your kapalaran. Sa darating na Abril para sa mga Gemini. Ano ba naman ito na mesa ko? Halo-halo na. Hindi ko na malaman. Ay. Oh, yan oh. Ano ito? 2, 4, 5, 9. Okay? 9 of Pentacles. Yan. For the month of April, whatever it is, may kinalaman ito sa pera. Okay? Magkakaroon dito na windfalls of money. Okay? So, magkakaroon dito ng tinatawag na you will receive also gifts, rewards. Yan ha? Okay?
It's about your service nakikita dito. Kung kaya dito nakikita yung tinatawag windfalls of money. So it's like a promotion for the month of April. Recognition, promotion, abundance, gains, results, okay? Good results, okay? News, yan ha? For the month of April. Maari din naman ito yung tinatawag na inheritance, yan ha? May mai-inherit, yan. O maari naman yung tinatawag na, halimbawa, may mga insurance, yan. Siguro yung insurance na yun, i-release na, yan. Yung life insurance, something like that, diba? Diba, kung minsan naka-insured yung mga asawa natin, halimbawa may insurance kayo for 5 years, 10 years, kumbaga in the month of April, you will receive money. It's more about money. Ha? Maari ang asawa ninyo magbibigay sa inyo ng pera, di ba? Yan, oh. Ano ito? Sandali ha. Wands, yan ha. The Four of Wands, yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na pwede rin namang travel, yan ha. So, maaring ito yung tinatawag, may uuwi, yan ha. Okay. Kasi naman ito, yan o. Uuwi, yan ha. Maaring ito yung syota nyo, hinihintay nyo. Maaring ito yung tinatawag, may mga hinihintay kayo sa post, di ba? Okay. Pwede rin naman ito yung tinatawag, hinihintay nyo yung mga documents, okay? From your job, mga bawa ina-applyan yung trabaho. Kung kaya dito, ayan, oh. Ito yung Four of Wands, ha? Yan. Four nga, yan, ha? Four of Wands, yan. At ito rin, ibig sabihin nito, maaring ito yung tinatawag result sa school, yan. Maaring kayo gagraduate, ibig sabihin yan, iniintay nyo na yung tinatawag na result kung kayo makakagraduate, yung grades, yan. Maaring ito yung grades, di ba? Okay? Yan. O maaring ito yung newly graduate, nag-a-apply ng trabaho. Kung kaya dito, it's more about yung tinatawag na mga information, news, yan. Yung tinatawag na mga sulat, yan ha? Okay? It's about thoughts, yan ha? Okay? So, tingnan pa natin sa month of April, kung ano man yan ha? Yan. Ibig sabihin niya, kung ito mga hinihintay ninyo, may mga hinihintay kayo for the month of April. Okay? Maaring ito rin, hinihintay ninyo ito, kailan i-release itong pera na ito. Okay? Yan. So, maaring ito kasi ito yung tinatawag Four of Wands. Ibig sabihin nito, kayo, okay? Yung mga hinihintay ninyo. Yan ha? Oo. So, for the month of April. Yan ha? Maari ito yung tinatawag na importanteng documents. Yan. Mga importanteng documents na iniintay nyo para lang kayo ay magkaroon ng action. Yan. Okay? Kaya dito nakikita, oh. Yan. Ha? Yan, oh, kita nyo. Nakahiga kayo doon. Yan ha? Oo. Kumbaga, naghihintay kayo, hinihintay ninyo ito. Kumbaga ito'y napaka-importante sa inyo, ha? Okay. For the month of April. Yan, ha? Yan, no? Kita nyo, for the month of April, for some of you, maarte yung mga friends. Yan, magiging busy kayo. Maari dito, ay, makita-kita tayo. O kaya, let's say, mga katrabaho. O kaya, mga ini-entertain ninyo mga suitors. O kaya, mga... Let's say something like that, ha? Okay. For the month of April, yan, ha? Okay. Pagbabalak, preparation. Yan, ha? Oh, kapalaran ninyo, ay, Santa Maria po. Ay, yan, oh. Kita nyo, oh. Ano gaito? 2, 4, 5. 2, 4, 5. Yan, ha? Pentacles ito, pentacles din ito. Diba? So, for the month of April, hindi ko alam kung bakit, pero ito'y malaking pera. Yan, ha? Okay. Yan, oh. Ibig sabihin niyan dito sa Four of Wands. Yan, ha? Dahil ito'y wands. Yan. Kumbaga dito, ito'y darating. Yan, ha? Whatever is this, dahil napakalaking pera. Maraming pera ito, ha? Okay. Maaring dito'y may magpapadala sa inyo ng pera. Okay? Maaring yung mga sweethearts nyo, asawa nyo from abroad. Okay? Sa buwan ng Marso, magpapadala ng pera. O kaya naman ito, yan, maaring ito yung tinatawag na dahil ito'y pentacles, ano, may kinalaman ito sa prosperity, ano, resources or wealth, yan. Baka itong darating na ito is very mayaman dahil wealth, eh. A wealthy man, okay?
Maaaring dito yung may darating na mayaman. Yan o. Oh. Kumbaga dito o, oh, yung inyong kabayo, ibig sabihin nakasasakyan ito. Yan. So kumbaga dito, yan o, oh, ikita mo yung ibon, ibig sabihin niya ay connection. Eh, maaari din ito yung tinatawag na travel. Yan ha, itong tinatawag na ibon. Ibig sabihin niyang ibon niyaan, yung tinatawag na maaring new connection. Okay? New contacts. Meron din itong kinalaman sa travel. Maaari ito'y business travel. Okay? Na may kinalaman sa malaking pera. Maaring dito yung mga kadil ninyo is a wealthy man, a wealthy businessman. Kung sino man ito ha, okay. Maaring ito'y may kinalaman, oo, yun, a new partnership, yan. Maaring ito'y nakilala ninyo, yan. Kumbaga dito'y through computer, usap, yan. So, naka-schedule, yan, dito, kaya dito, schedule na ha, okay. Yan. Kaya dito, oh, yan. Maaring ito, pinaghahandaan nyo yung pag-alis ninyo, di ba? Okay? Oh. So, ano pa? For the month of April. Yan, nakamali ako. Hindi March, April. Yan, ha? Pasisiyan ako nagkakamali. Linis akong bin... Ay, oh. Ano ito? Okay? Le pape. Okay? Oh. Ano ibig sabihin nito? Oh, the Aris. Yan ha, okay? It's about yung tinatawag na leadership, experience, okay? Sandali lang ha. Pwede rin ito yung tinatawag father figure. Okay. Ah, okay. Yung ibig sabihin, ito ay tao na nagbibigay ng order. Sinusunod siya, okay? So, ibig sabihin ito ay very, ito'y boss, pwedeng boss, okay? In the month of April, kung sino man ito, maaari ito'y makikilala nyo, no? Yan. O kayo ito, maaring in the month of April, yan, magkakaroon ng success. Dahil ito'y, it's more about boss, yan ha? It's more about leader. Kumbaga ito'y nagbibigay ng tinatawag na orders, yan o. Mm-mm. So, maaaring dito, for the month of April, yung tinatawag seminar. Yan ha, magbibigay ito ng seminar. Maaring kayo ito, ano, o kayo isa sa attend, okay? Na may kinalaman sa malaking pera. Dahil ito yung tinatawag na four of wands, okay? May kinalaman itong four of wands na ito sa wisdom knowledge na isi-share. So, maaaring ito'y meeting, a seminar, dahil group of people, maraming tao ito, okay? So, ito kumbaga ito'y magtuturo. Let's say, oh, I will show you how to make money. Oh, ganito ang gagawin ninyo. Something like that, dahil it's more about people. Yan ha? Yan. So, kumbaga dito, nakatingin yung mga tao sa kanya, nagbibigay siya ng instruction. Yan ha? Okay. Kumbaga dito ay very helpful. Yan ha? So, maaaring kayo ito or nasa isa kayong group, okay, na meron ditong mataas na tao or leader. Kaya dito, oh, yung highlights, di ba? Highlights sa April is communication. Yan ha? So, kumbaga dito, it's about maaari ito, oh, paano tayo magkakapera? Something like that. It's like unity. Yan ha? Interaction. Marami dito interaction, no? Mga tao. So, for the month of April, ha? Okay. Pwede rin naman yun, okay? So, maaring ito, mag-i-invest kayo. Pwede rin naman sabihin, kaya malaking pera. Baka mag-i-invest kayo sa isang business, di ba? So, kumbaga dito, yung malaking pera ang involved. Yan ha? Kaya dito, may lumabas dito. Sandali lang, nakita ko lang kanina ha? Sandali. Nasaan na ba kayo? Di ba kayo kanina, sabi ko, meron ditong false person na nakasuot ng mask. Iingatan din ninyo ha? Iingatan ninyo. Baka kayo ay matanso ha? Baka kayo ma-scam. Lalo't malaking pera ha? Okay, yan o. Oh. Iingatan, nasaan na ba kayong card ko? Kasi nagpatak eh. Yan ha? Diba kanina, in the beginning ng story natin, meron doong false person. Yan ha. So, kumbaga, iingatan nyo. Dahil it's a very, very big money. Okay? Baka pwede magkaroon dito ng tinatawag na, ano ha? Iingatan nyo. Okay? So, kumbaga dito, okay, tanin nyo. Nag-describe yan ha. Maaring ito yung mga kadate ninyo sa online darating. Yan o, nag-describe. Itong taong ito, hindi basta tao ha. Yan. Maaari itong tao, ito yung well-learned, very educated, di ba? Okay.
So kumbaga dito, matamis magsalita. Yan ha, matamis magsalita. Yung tinatawag na maganda yung kanyang sales talk. Like you, Gemini. Okay? Yan. So maaring kayo din yan. Matamis magsalita. Magaling kayo sa sales talk. Kaya iingatan ha. Okay. Mm-mm. So it's about yan. Ang dami naman ng card na ito. Yain at babasahin natin. It's about yung tinatawag give time to others. Okay? Maaring ito yung tinatawag yung kapalaran nyo for the month of April. Magiging very, very busy kayo. Kung kaya dito, ang sabi, yung tinatawag na message, okay? Kahit pa paano, magbigay kayo ng time. Okay? Sa mga family ninyo. Okay? Sa children, sa spouses. Yan ha, okay? At saka doon sa surroundings ninyo, maaaring yung bahay, mapapabayaan na ninyo. Sa buwan ng April, maaaring dito yung bahay, hindi na malinis. Yan ha, dahil nga, magiging very, very busy. Kaya lumabas itong tinatawag na the temperance. It's about yung tinatawag naman na, bigyan mo rin ng time itong nasasakupan mo. Dahil maaaring mapapabayaan mo ito, okay? So may kinalaman din ito sa children, spouses, surroundings, sa bahay mo, outside. Yan ha, okay. So yung tinatawag, nakikita dito, yung tinatawag involvement ninyo sa community. Oh. Involvement ninyo sa buwan ng April sa community. Yan ha. So maaring for some of you dito, yung tinatawag may mga communications na ito'y nagmumula sa community. Let's say, sa barangay, sa kapitbahay, yaan, na kayo'y involved dito, ha? Yaan. So, it's more about yung tinatawag. Ay, ito'y nakikita ko dito, very outside, yaan, ha? Very, very outside, yaan. It's more, maraming tao, okay? Mm-mm. So, dito, yan, no? Sa Ten of Wands, di ba ga? Yaan, okay? Oh, yung tinatawag na more connection, okay? More commitments, yan o, oh, okay? Yan o. Oh. Kumbaga dito ay very, very busy. Napakaraming tao nito at napakaraming pera. Kumbaga dito ay wala nang pinag-usapan kundi pera, yan ha, okay? Maaaring ito yung tinatawag na commission mo, okay? You will receive commission dahil napakaraming tao, yan o. Oh. Dito o, oh, 1, 2, 3, 4. 4 plus 5. 9, di ba? Oh, yan, oh. Sagittarius, Aries, Leo, okay? Mm-mm. So, maring dito yan, oh. Maring dito yung tinatawag na i-approach kayo. They will buy your ideas. They will buy your tinatawag na skills. It's about your talent and skills. Interested ito. Maraming tao, oh. Yan, oh, approach kayo for the month of April is your kapalaran. Is more about magiging busy. Ito'y mga tao, okay? Kumbaga dito'y kukontakt sa iyo. Very attracted sa inyo. Very interested sa inyo. Very convincing. Very convincing kayo sa kanila, okay? Convince, very convinced sila sa mga sinasabi mo. Kaya dito ang highlights, oh, kita mo. Nasaan na ba gayon? Communication, di ba? Oh. Maaaring kayo, magaling kayo magsalita. Kaya dito naglalabasan ng mga tao. Maglalabasan, no? It's about yung tinatawag interaction. Yan, ha? So, kaya dito, kita ninyo, oh, mataas yung tinatawag na mga pera. Okay? Maaaring ito yung tinatawag na mga papasok na pera sa inyo dahil sa interaction sa mga tao. Okay? Kumbaga dito, makakapera ka from them. Okay, whatever it is, dahil ito'y nakikita, very attracted sila sa inyo, okay? It's about your ideas, it's about your skills, it's about your talent, something like that. Kumbaga ito'y ay napakaraming pera for the month of April. Hallelujah! Hindi ko po alam ano ga ang ginagawa ninyo, okay? Pero ito'y it's more about outside. So, ibig sabihin kaya lumabas itong lamason, di ba? Lamaison, lamaison, yaan. French word. Ibig sabihin nito, paghandaan mo na. Okay? Be ready. Yan ha? And be punctual. Ibig sabihin, kung may mga meeting, yan o, magkakaroon dito meeting. Let's say, assembly or your conference. Kumbaga dito, yan o. Ayan o, attend ka. Maaring ikaw ang magbibigay ng salita. Ibig sabihin, be punctual. Yan. Paghandaan mo ito, be ready. Yan ha. Okay. Kung gagawa ka ng speech, gagawa ka ng salita, whatever. Ibig sabihin, preparation. Yan ha. Oh. Yan.
adjustment are required. Ibig sabihin niya yan, maaring dito marami ka mga kausap, maaring dito you will be invited, marami mag-i-invite sa iyo, kumbaga dito kaliwat kanan, kaya dito lumabas yung adjustment is are required, okay? So maaring ito yung tinatawag pagod na kayo for the month of April, whatever it is, kaya lumabas ito. Ibig sabihin naman, kailangan na yung tinatawag na kahit kayo busy sa outside, huwag niyong kalilimutan, may mga pangangailangan din ang family mo. Okay? Oo. Huwag mong kalilimutan na may mga nagmamahal din ang, yung tinatawag na your presence. Okay? Yan. Yung iyong pagkalinga. Kung kayo may mga asawa, mga anak. Dahil you will be very, very, mapapatali kayo. Okay? Kung ano man ito. Na may kinalaman sa mga tao, at sa malaking pera. Thank you very much po ha. Maganda naman pala, magandang vibration for the month of April. Salamat po.